kung bakit po kami tinawag na Late Night Go-To. Kasi gusto po namin ang maging go-to spot ng lahat. Especially po sa ating mga kababayan, pag gusto po nilang kumain ng late night snacks, Late Night Go-To po ang hanapin. Master Casey Chan. Ang special po sa Go-To namin is it is made with love. A whole lot of love. Kaya po binabalik-balikan, syempre, ang tao, kung nakarandom ng love, babalik at babalik. Kami po, ang Late Night Go-To, John Medina po. And Erica Tolentino po. Sadya po talaga namin pinangalan na Late Night Go-To, Go-To/Go-To. Kasi po ang main dish po talaga namin is yung Go-To. So, nasa tao na lang po yun kung, you know, Late Night Go-To or Late Night Go-To po ang gusto nilang sabihin. Siguro rin po sa mga nagka-crave po ng parang sa Philippines po na mga Go-To, Beef Pares, Mami, and Lomi po. Yun po. We are known po talaga for our Go-To, no? Different toppings po, options, kumbaga. And also, yung Lomi po namin na loaded at meron din po kaming mga Beef Pares Mami, Lechon Pares Mami, meron din po kaming mga rice meals na Beef Pares of different kinds, either Lechon Kawale or beef po. Meron din po tayong syempre mga tuwalya at litid as options kung adventurous po tayo. And ano pa bang nakalimutan ko? Yung mga takot baboy. Takot baboy. Toge. Toge. Meron din po yung mga sisig. Kwek-kwek. Marami pa po. Marami pa. At marami pang iba. Open po kami from Wednesday to Sunday. Ang may breakfast hours po namin is 7 a.m. po to 2 p.m. And then late night hours is 7 p.m. po to 2 a.m. Hi po, I'm JB Dison. I'm one of the owner po ng Late Night Go-To. Nagkakilala po kami sa Crispy Bunch. Bale, co-owner din po ako ng Crispy Bunch. And then we decided na magtayo po ng Late Night Go-To dahil wala pa po dito sa Winnipeg ng mga late night eats. So doon po nag-start ang Go-To and Bass. Yan po. Tagal na po kami magkakilala nila JV and yung husband niya si Mike sa basketball pa po before nung mga bata, mga anak po namin. So then after we decided po na magtayo ng business as mag-business partner po kami. So yun po, nag-start kami Crispy Bunch and then ngayon po as late night. Yun po. Yes. Sa mga tao pong gustong kumain sa amin, ang ma-offer po namin is Pinoy vibes and Filipino food na yung mga nakakain natin sa mga kanto-kanto sa atin. Sa Pinas, Pinay style, Pinas vibes. And yung mga Go-To namin na pwede kayo mamili ng mga toppings nyo, pwede nyo customize with pare sauce, mga sides na tokwat baboy, lumpiang toge, and chicken skin din. And then yung ma-feel nyo po talaga na para kayo nasa Pinas, na yung mga staff po din namin na mga masayahin, yung mga mababait po yung mga server po namin na parang babalik-balikan nyo po kami. And masarap po talaga yung food namin. And most of all po, kami po yung nagpe-prep ng pagkain, which is mga Pilipino po. Yeah. So, walang duda na hindi masarap. Pagbibili po ng mga recipe po namin, kami pong apat na magpa-partners yung nagtutulungan every day po. Ang ingredients po nakukuha namin, fresh produce and fresh meats po from our local suppliers.
same day po namin ginagamit ang mga yan to make sure na fresh po palagi ang hinahain namin para sa inyo po. Yes po, may kasama mga condiments po ang mga in-offer namin. And house-made po lahat yan from our chili oil, garlic chili oil, from our crispy garlic, and lahat po suka, onions toyo, at suka and toyo. Siguro po ang pagkakaiba ng goto namin compared sa mga ibang nag-offer ng goto dito is madami po kaming options available. So kung ano po ang kinikrape nyo na toppings po sa inyong goto, either lechon kawale or beef pares or mga innards po, may pagpipilian po kayo dito. Kami po ay located sa 806 Sargent Avenue po. Yes po, right in the corner of Arlington Street and Sargent Avenue. Meron pong bus stop sa harap po namin. So kung tinatamad po kayo magmaneho, magbus po kayo at harap nyo na po agad ng late night goto pagka-drop off sa inyo. Sa tingin ko naman po, affordable po yung price namin sa mga goto namin. Yes po, we can keep it classic or kung gusto niyo po mag-level up, mamili po kayo sa options na in-offer namin. And we are known naman po for the portion na binibigay namin. So at one order, pwede pong i-share with another kung sino po ang kasama niyo at ka-date niyo po dito sa amin. Very affordable naman po. So, available po kami for pickup or takeouts po. And yes, you can find us po sa Skip the Dishes, Uber Eats, or DoorDash. Okay, we started po 5 years ago as C-Level 100 sa Crispy Bunch po. Yeah. Yes, and then eventually po, nag-upgrade kami. As late night go-to. As late night go-to. Yeah. So, so 5 years na nandito kami sa resto na to. Ayun po yung adventure namin. Nag-specialize po kami ng umpisa sa seafood po. Sa pagkakaalam ko, kami po ang nagsimula ng butterfly squid, giant butterfly squid. Yes. And sa isa naman po na business namin, which is Crispy Bunch, ang na-specialize naman po namin doon is yung fried chicken. Fried chicken po halos lahat na nasa menu namin. Mm-hmm. Ng pandemic, naging po ang pandemic, syempre lahat po tayo, mga business owners, na medyo nag-slow down po in terms of business. So kailangan po namin gumawa ng parang bagong concept po. Yeah. And that's how we started with late night. Yes. And here we are po. So ang idea po, ang kung sino nag-idea nung late night ko to is si John po. Naisip niya na wala po naman talagang nag-offer ng late night snacks na Filipino restaurant dito. Yes, sa po. Winnipeg. So kami mag-partners, nag-usap-usap po kami, and then we decided na i-push po talaga to kasi po wala po talagang... Yes, and this was all just in one day. Yeah. Nung nagsama po kami, syempre nag-brainstorm po kami apat as partners kung paano namin nila-level up ang business. Yes. And ayun po, naisip po namin is goto. Main dish namin is goto kasi like in the Philippines po, di ba, like yung mga late night eats goto, pares, mga mami. Domi. Yan po yung parang concept na gusto namin. Yes po. Gawin. Filipino classics na pwede namin, yes, na pwede natin i-offer sa Winnipeg. Yeah. Late night. Yes. Sa mga nakakamiss po ng nightlife sa Pinas, syempre doon po madami po tayong pwedeng puntahan at kainan. Mm-hmm. Mga night markets and restaurants na late po nagsasara. Dito po, wala po tayong masyadong mahanap noon. So naisip po namin, sige, let's offer something different ang mga hahanapin ng mga ating kababayan. Lalo na po sa mga bagong dating from the Philippines po na nakikrave ng mga late night eats. Yes. Katulad ng mga goto, yung mga pares po. Yes, mga Pinas vibes po. Yeah. And also po sa mga nurses and such po na late na po sila nakaka-uwi sa trabaho, meron na po tayong option for late night eats. Yes. Hi, ako po si Ona, and dito po sa Late Night Go-To, ako po yung isa sa mga server po nila, madam.
Yun po, pagdating po siguro dun sa best experience, masasabi ko po na before kasi wala naman po ako pang food and beverage na working experience. So, yun, grateful po ako na na-expose ako kung ano yung meron pala behind the kitchen. And then, siguro parang proud and pride din po na whenever may makakakita rin sa akin na tao na nakilala nila ako or familiar ako dito sa gotohan, naaalala nila ako kung sino po ako. So, yun, nakakatuwa lang po kasi parang nakikilala nga po nila ako pag nasa labas. Siguro po isa din sa the best experience is yung kasi po sila boss, mahilig po sila mag-sponsor ng mga concert. So nakakatuwa po na yung before sa Philippines na napapanood ko lang sila sa TV, lalo na po yung paroka ni Edgar. And then nung nandito po ako, nagwo-work na ako, nakita ko na po sila in person. Tapos nakamingle ko pa po kasi nag-serve pa ako sa kanila, nakapagpa-picture ako. So siguro yun po yung isang talagang unforgettable po and the best experience working dito sa Late Night Go-To. Pagdating naman po dun sa favorite ko po na dish siguro among dun sa lahat ng menu namin is yung lumpiang toge po. And actually, yung lumpiang toge itself, masarap na siya. Pero pag na-partner pa dun sa sauce namin, lalo po pong mas sumasarap. So, yun po, yung lumpiang toge. And then yung suka. So, yung backstory naman po kung paano ako nag-start. Actually, sobrang ano lang po yun. Parang random lang nakita ko na nag-post po sila sa Facebook looking for kitchen helper and server. And it so happened na that time talaga naman po naghahanap ako ng part-time. So, yun po, nag-submit ako ng resume and blessed naman po ako na after school ko, biglang tumawag po sila boss dyan if they can interview me that same day. And then the next day, nag-start na rin po ako. So, yun. And then the rest is history na po. Well, nagsimula po talaga kami dati sa ano po, doon po sa may Isabel as C-Level 100. And yung Crispy Bunch din. Yes po, and Crispy Bunch. Tapos naging available po itong spot na to. And dahil po yung location dito nasa downtown, halos sa lahat po malapit na po dito. Yeah. So, napili po din namin talaga lumipat dito. And mas bigger space. Yes po. Kumpara po sa dati namin. Kaya po napili namin. Dahil malapit po kami dito, pretty much sa downtown, ito pong Sergeant talagang... Western area. Yes, madami pong Filipinos in the area. So, yeah. Isa din po yun sa mga rason. So, ang nag-prepare po ng food namin, kami pong apat magka-partners. Very hands-on po kami. Kami po yung nagluluto from like goto, mga sauces po namin. Lahat po ng ingredients, ino-offer namin, kami po yung nag-prepare. And then, meron po rin kaming mga employee as sila po yung tumutulong sa amin as like pag-garnish ng food and pag-serve ng food po sa mga... customers. Yes, yes po. Very ano po talaga kami, pagdating sa food, we have to make sure na maayos po yung laging yung nilalabas namin ng pagkain sa customers para po talagang quality po ang service po. Aside po sa mga goto namin, ang other bestsellers po namin is ang beef pares na rice meals and also yung mga beef pares mami namin. So, yung pares po namin, I guess, kung bakit po binabalik-balikan ng mga tao, hinahanap dahil nag-viral po siya sa Pinas. Sa mga nakapanood po nung si Kay Diwata, meron pong Diwata dito sa Late Night Goto, kaya po binabalik-balikan. Ang nag-motivate po sa amin is family and friends. Talagang pinush po kami na keep going sa plano nyo. Magandang idea yan, madaming makakagusto niyan at ina-offer nyo na late night snacks na Filipino classics talagang papatok. So, dahil po nag-believe sila sa vision namin na gusto namin gawin, talagang nagka-confidence po kami na i-push po. To be honest po, hindi naman po talaga kami expert sa goto at first. No? Hindi naman po kami talaga nagluluto noon. Pero meron po kaming family member na hanggang ngayon ang masasabi namin na natikman po namin na pinakamasarap na goto sa Winnipeg. Si Nanay Julie Reyes. Shoutout po. Nanay Julie, hello. Anyways, noong nag-start po kami sa Late Night Goto, isa po siya sa mga nag-push sa amin at nag-guide kung paano gawin ito, kung paano gawin yan para at least keep the quality high at para babalik-balikan kayo ng customers. Eventually po, kami and our partners, natuto na rin po kami gumawa ng version namin ng Goto. So,
moving forward, yun na po ang ginawa namin para at least meron po din kaming may pagmalaki na may goto din kami. Actually, yung goto po namin, ito po yung goto na binibenta po sa atin. Kung makikita niyo po yung kulay at pag natikman niyo po, lalo na yung lasa. Yun po yung, dun po namin, inano yung concept namin sa goto. Meron na pong nag-vlog dito sa amin. Especially po yung mga foodies, nagpupunta po sila, nagsusupport po sila sa amin. Yes po. Madami po sila, mga foodies lalo na po. Maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa kanila na nakikita po kami ng mga tao through social media, either Instagram or Facebook. And also, nakatulong din po ang mga friends and family sa lahat po sa inyo na friends namin sa Facebook or sa Instagram. Yung simple click or like or heart po sa mga post namin or pag-share nyo po, malaking tulong po na naibibigay nyo sa amin at naikilala po kami dahil sa inyo. Good. Ang magandang nangyari po, since na nag-open po kami dito sa Late Night Goto, formed the, kumbaga, nag-gain po kami ng friends. Yeah. Hindi lang po dito within sa staff, we gained friends po from our customers, no? Siyempre, may mga suki na rin po kami. Parang magtotropa lang po kami sa tuwing dumadalaw po sila dito sa amin. Na, pagdating po nila, hello, hi, kamusta, long time no see, kahit 4 days ago lang sila dumating dito. So, yung para sa amin po, masaya po kami na nakapag-form po kami ng friendship within our customers. And sila po ang dahilan kung bakit excited din po kaming pumasok sa trabaho. So, nakapunta po dito mga tao from Steinbach, from Brandon, Regina, Toronto. Halos po pagdating po nila sa Winnipeg at na Calgary na nabalitaan or may nag-ano po sa kanila tungkol sa amin, talaga pupunta po sila dito. Yeah. Even po mga taga... Then pagdating after dyan sa airport, kasi yung airport natin by Sergeant lang din po, so parang diretso na sila dito from like Toronto, Vancouver, Calgary, sa lahat po ng Canada. And from Minneapolis po, North Dakota, sa tuwing meron pong, let's say, long holiday. Weekend or holiday, pupunta po sila dito dahil gusto po nilang matikman. Siyempre, nami-miss po nila yung mga foods na classics natin na ganito. Kukwento po sila na napakaganda ng idea ng ginawa po namin kasi sa kanila po doon, sa mga lugar nila, wala pa doon ng ganitong style. Yes, and also meron po tayong mga artists from the Philippines na syempre dinadala po ng mga ating magagaling na producers from bands, talents, and mga artistas. Pumunta po sila dito. Yeah. Siyempre, nagka-create din po sila. So, dito sila dinadala po and kumain ng goto, yung mga mami, and kung ano pang patahe pa ng pares, ganun po. Siguro, masasabi po namin sa mga gusto po magsimula or magsubok, mag-business sa restaurant, go lang po. Go lang po tayo, follow your dreams, and huwag pong matakot i-try. Kung magiging successful, then good for you. Kung hindi, at least you try. Ako po si Ona, and ini-invite ko po kayo na i-try nyo po yung mga dishes namin dito sa Late Night Go-To na talaga naman pong lutong Pinoy. And hindi po kayo maliligaw kasi Corner Sergeant and Arlington Avenue lang po siya. So, see you! I'm GB Deason po. I'm one of the co-owners of Late Night Go-To. You can call us 204-306-6800. Maraming salamat po! Kami po ang Late Night Go-To. John Medina po. And ako po si Erica Tolentino. 806 Sergeant Avenue, 204-306-6800. And available po kami for pickup, dine-in, takeouts, and delivery po through Uber Eats, DoorDash, and Skip the Dishes. Salamat po. Yes po, come visit us.
don't forget po to like and subscribe. Master JC Channel. Thank you po. Master JC Channel.